pagkain ng manok. Ayan, parang wala naman kami nabili, sarado pala lahat. Linggo pala ngayon. Day off pala, day off. Day off pala ng mga ano, yung mga nagtitinda. Hindi naman pala pala naman namin na linggo. Limang kilo pagkain ng manok. Biruin niyo yan, guys. Limang kilo lang. Ayan yung bata. Oh, naghihintay ng pasalubong. Wala ng pasalubong. Pagkain pala ng manok ang dala ni Pati. Pagkain lang ang manok. Yan siya pasalubong po. Ayan, ay pasalubong pala si Tita. Pony. Pony, ang dami. Yay! Ay, dito na kami sa bahay. Ayan, kadarating lang namin, bumili kami ng pagkain ng manok. Ayan. Oops. Ayan, mapapakain yung asawa ko ng manok. Tingnan natin siya. Ayan. Ang kanyang mga alagang manok. Umuulan na naman kanina eh, kaya maputik na naman. Ayan guys, tingnan nyo yung mga baby. Anong ibig sabihin yan, Tart? Ba't magkapatong sila? Oh, nag-ano sila, magkakaanak na sila. Gumagawa sila ng baby. Ayan, yung iba pang manok. Yung iba pang mga manok na. Ayan, ito na yung susunod na pang benta. Tapos, ayan. Tapos ito, may mga ilan-ilan na ano dyan, na naibibenta namin. Bale, tatlong batch. Tatlong batch yung aming alagang manok. Ayan. Ayan sila. Tapos, yung maliliit. Ano pa lang sila? 2 days old. Tart, 2 days old, no? Ha? Yung mga kiting mong kinuha kanina? 2 days old. 2 days old ba? Hindi ako sure. 1 week? One day, ngayon pa lang. Ayan guys, oh, nagpapatong talaga silang dalawa.
Sige, go, go. Para madami kayong itlog. Ayan. Ito guys, yung ano namin. Yung ibang mga kiti. Ayan. Ngayon lang din to kinuha, guys. Ayan. 60 pieces sila. Pakita ko sa inyo. Guys, yung kinuha kanina, 60 pieces sila. Ayan. Ang cute nila, no? Ang cute nila kapag ano pa sila. Baby. Ayan. Ngayon lang sila pinick up. Ayan. So cute. Magkakagulo sila doon, no? Kaya minsan may namamatay eh. Nagsisiksikan sila. Naghahanap sila ng init sa isa't isa. Ayan. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung mga pinamili namin. Ayan, bumili ulit ako ng tabo kasi kinukulang yung aming tabo. Ayan, bumili ako ng tabo. Ito, 45 pesos. Ayan, ang cute ng tabo. 45 pesos, tapos bumili din kami ng ilaw. Ayan, ilaw, LED. Ano siya guys, ganito. Ayan. 219. Ayan, ganitong ilaw. Maliwanag daw to guys eh, kasi yung ilaw namin, nadidiliman ako. Kaya, sabi ko palitan namin yung maliwanag. Kasi parang pagka medyo madilim yung ano, yung ilaw, parang nalulungkot ako. Ayan, kaya papalitan namin yung ilaw namin kasala. Tapos ito guys, kasi bala akong gumawa ng ice candy. Ayan, gusto kong gumawa ng ice candy. Ayan, 14 pesos in Bodo. Ayan. Tapos, ayan, bumili ako ng whistle. Bibigay ko to sa tatay ko eh. Hindi ko lang naibigay kanina kasi. Kasi na-stroke na kasi yon. Baka ba minsan emergency, mayroon siyang gustong hingin. Hindi niya agad masabi. Kaya sabi ko, bibigay ko to sa kanya para kung gusto, kung halimbawa nandun siya sa kwarto niya, para hihipan lang niya to, para ano, para it means na mayroon siyang kailangan. Diba yung whistle? Yeah, nakakaihipan naman siya eh. Kaya ito, binili ko to para sa tatay ko. O, tapos bumili din kami ng screw. Ayan kasi marami akong ano, may mga shelves ako sa bagahe. Pag dumating yon, ilalagay ko, kaya bumili na kami ng screw. Ayan, screws. 18 pesos ang isa. Ganito. 18 pesos. Ilan ang laman nito? Madami rin siya guys. Marami rin siyang laman. Ayan. Tapos, bumili rin yung asawa ko ng electric tape. Ayan, electric tape. Ayan, malaki siya. 24 pesos lang. Yung electric tape. Ayan. Then, ito o. Oh, bumili rin siya ng plug. Ayan, para dito sa ilaw na binili namin. Para dito. Ano naman siya guys? Ganito, 35 pesos. Ayan, 35 pesos lang to. Then, tapos, ito, bibigyan kasi ako ng ate ko ng alembong na bulaklak. Nangihingi ako sa kanya kasi gusto ko yung alembong na bulaklak. Na, ano, kasi madali siyang mabuhay. Bumili ko ng ganito, 35 pesos. Ayan, bumili ko ng dalawa. Ayan, 35 pesos ang isa. Panglagay siya sa bintana. Ayan, kasi para pag dumating yung alembong na ibibigay niya sa akin, meron na akong paglalagyan. Ayan, ano pa nga yung mga binili namin. Tapos guys, ano, ito din. Bumili rin kami ng ano, ng rubber. Ayan, para sa ano namin, sa itik. Kasi balak naming lagyan ng bubong. Kasi yung itik namin, nung unang dumating siya, 50 pieces siya, 35 yung naging itlog niya. Tapos, bababa ng pababa. Kasi sabi nung expert, ano daw siya, hindi daw siya dapat na, parang yung nanibago yung mga itik, dapat daw, may salindong sila para ano, para mayroong, pag mainit, may maliliman. Kaso wala kaming kubo-kubo, kaya bumili na lang kami ng rubber, ganito para ano, gagawin naming bubong. Itatry namin baka sakali. Diba? Kasi parang nalungkot ako dun sa binili naming itik. Kasi ano siya, bumaba ng bumaba yung ano niya. Yung mga itlog niya, parang na-stress siya.
na stress. Ayan, bumili kami ng mga ganitong pangbubong pansamantala. Ayan, ilan ko kung hanggang kailan siya tatagal. Ayan, kasi ang isang piraso nito ay 185. Ayan, medyo makapal din siya, 185. Bumili kami ng ano, ng apat. Ayan, kasi ang lapad raw nito ay kasing laki ng plywood. Kaya malaki din siya. Tapos bumili rin kami yung kulay yellow na to. Mas manipis naman siya, 130, isang malapad rin. Isasapin naman niya yun sa ano niya, sa mga sisiw para lalagyan na lang niya ng ipa, hindi na niya lalagyan ng dayami. Yun. Yun yung inuwi namin sa bayan. Tapos nagbibili rin sana kami ng pataba. Dahil nagpapabili yung kapatid ko ng pataba para doon sa palay, wala kaming nabili. Wala rin kaming nabili doon sa pagkain na ng manok. Ayan, 5 kilo lang yung nabili namin kasi halos sarado lahat yung ano, yung mga pinuntahan namin. Ayan, yan lang guys yung naganap maghapon. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!